So welcome back once again mga Kalikot dito sa pinabagong episode ng ating KalikotTV. And ang i-discuss naman natin ngayon is about our IACV or idle air control valve or servo motor ng ating mga Mitsubishi Lancer. Ano yung sikreto para ma-resolve natin ng maayos yung mga troubles with regards to idle ng ating mga Mitsubishi Lancer? So itong IACV is a very common root cause ng problema ng ating mga Mitsubishi Lancer ngayon. Ano ba yung mga symptoms na nakikita natin once na nagkaroon ng problema yung ating IACV? So, it directly reflects to our idle speed. Pag nag-activate tayo ng mga load dun sa ating sasakyan, it will immediately reflect to our idle speed. So, nangyari, nangangatal yung makina because yung ating servo motor or yung ating IACV is hindi nagpa-function ng maayos or hindi niya nare-regulate ng maayos yung pasok ng hangin papunta dun sa ating intake manifold through our throttle body. So napaka-importante mga Kalikot itong ituturo ko sa inyo. This is a test protocols procedures na pwede niyong i-conduct sa inyong mga sasakyan para ma-pinpoint ninyo kung saan nanggagaling yung problema ng inyong mga auto. Dun ba sa ating servo motor or dun sa ating IACV? Dun ba sa ating harness or dun ba sa ating ECU, which is yun yung ipapakita natin dito sa ating episode for today. So wag na natin to patagalin mga Kalikot. Let's go! Kalikot, nandito tayo sa ating workbench and ituturo ko sa inyo yung mga test protocol approaches na ginagawa natin when it comes to checking or eliminating yung mga possible contributory factors when it comes to idle issues ng inyong mga Mitsubishi Lancer. Madalas mga Kalikot, dun sa ating shop ay nakaka-encounter tayo ng erratic idling. So taas-baba yung idle, bumabagsak yung idling, or sobrang taas ng idling, or wala naman siyang cold start. Or yung ginagawa dyan is permis na when kunyari nanggaling ka sa overnight parking, ang nangyayari is pag start mo yung sasakyan mo is hindi siya dumidiretsong mag-start yung makina. Kailangan mo pang apakan yung sinlinyador or yung accelerator pedal ng iyong sasakyan para maka-cope up yung makina and mag-heat up and mag-normalize yung idle ng iyong kotse. So lahat ng mga issue na yun na nabanggit ko is related dun sa ating idle air control valve or yung IACV ng ating motor. And ituturo ko sa inyo dito sa episode na to yung possible na mga tests na pwede nyong gawin para ma-rectify ninyo yung mga issue na yan ng inyong auto.
So, ayan mga kalikot, andito tayo sa ating workbench and ipapakita ko sa inyo yung mga parts ng ating servo motor driver or yung ating IACV motor driver. So, ito yung ating IACV so, or yung ating idle air control valve. Ito yung pinabricate nating harness and yun yung mga input switches wherein yan yung nag-activate once na nag-activate ka ng load dun sa inyong mga kotse para mag-respond si IACV. And then, ito yung ating servo motor driver or yung ating IACV motor driver wherein isa ito sa mga components dun sa ating ECU or ating electronic control module or yung ating computer box para i-drive or mag-process nung signal coming from the inputs papunta dun sa ating stepper motor driver. So, technically, pagka nag-activate kayo ng mga loads like ilaw, headlights, air conditioning system, power windows, mga auxiliary lights and other fans or yung ating mga radiator or auxiliary fans, automatic nagre-respond si IACV para i-compensate yung load ng ating engine. It adds more air inside the intake manifold so that the engine will run much finer and hindi siya mangatal. So, yun yung gamit ng ating IACV. So, ayan mga kalikot, ipapakita ko na sa inyo yung simulation ng ating idle air control valve. Kung paano siya gumagalaw or gumagana dun sa ating throttle body once na nagre-regulate or kinokontrol na niya yung pasok ng hangin dun sa loob ng ating throttle body to help the engine manage yung mga engine load para hindi mangatal yung ating makina. And ito yung power supply ng ating ECM supposed to be, which is powered by our digital logic trainer. So this is a 12 volts system or circuit. You can use this setup to test the functionality ng ating IACV. So dito sa setup na to, madali natin makikita kung defective na ba yung ating IACV motor or yung ating servo motor or meron tayong problema dun sa ating harness sa ating kotse. So, let's start. So, we have to activate this. So, yun, makikita nyo dyan. Yan, medyo bagalan ko para makita nyo yung sequence ng ilaw. So, yan. So, gaya nga nung sabi ko kanina, itong ating servo motor is merong apat na coils which is activated sequentially. Pag sinabing sequentially, ibig sabihin in order. Hindi pwedeng tatalon ka from one coil to another ng iba-ibang coil yung ine-energize mo. So, meron siyang pattern, sequential pattern na sinusunod para gumana ng maayos yung motor. So, pag mali yung wirings mo, hindi siya magpa-function ng maayos or hindi iikot yung pinaka-rotor ng ating motor to drive yung pintail or armature ng ating motor forward and extend para makontrol niya yung hangin doon sa loob ng throttle body. So, napaka-importante mga kalikot na once na nag-fabricate kayo ng mga ganitong klase ng test equipment or test setup is alam ninyo yung tamang sequential patterns nung servo motor na idadrive ninyo using this servo motor driver para wala kayong maging problema at mag-function ng maayos yung inyong motor. So, as you can see, ayan, meron siyang sequential pattern. So, this is coil A, coil B, coil C, coil D. So, apat yung indicator lights niya. So, sa motor din, meron din niyang frequency na tinatawag. So, itong servo motor natin, meron din tong frequency na sinusunod. So, dapat tama yung frequency na isa-set natin dito sa ating servo motor driver in order for this servo motor to function properly. Pag mali yung hertz or yung frequency na ginamit natin, hindi siya magpa-function ng maayos. So, mali din yung magiging input ng mga coils or activation or triggering pattern ng mga coils pagka hindi tama yung bilis or yung frequency na ginamit natin. Kakalibrate lang natin siya within the specification ng ating servo motor driver.
iba-back probe natin siya dito sa likod ng ating servo motor driver para makita natin kung gaano kabilis yung signal. So ayan, nakaset na siya. And then, gaya nga na sabi ko sa inyo, this is the input signal. So this is the forward and reverse. So pag nag-forward siya, it will close the throttle body, yung air hole doon. And pagka nag-reverse naman siya, i-open niya yung passage ng air doon sa loob ng throttle body. So basically, yun yung function ni IACV. So let's try. So forward, reverse, forward, reverse. So ayan mga kaligot, dito sa ating test, this is a back probing nung isa sa mga coil triggers nung ating servo motor. So binackprobe natin siya para makita natin yung frequency nung kanyang trigger. So dito sa ating power probe, nakita natin na it's 28 Hz yung kanyang speed. So dapat yan yung desired setting na iseset natin doon sa ating servo motor driver para mag-function ng maayos yung ating servo motor. So yun, no, kitang-kita natin yung waveform ng ating signal coming from our ECM or yung ating stepper motor driver or ating servo motor driver. So that will immediately conclude that yung ating ECM or yung ating harness is good. And if there's something wrong with the engine, it must be coming from this servo motor itself. Baka yan yung problema, kaya nagkakaroon ng issue yung idle ng yung sasakyan. And then dito mga kaligot, ganun din, chinecheck din natin dyan yung ating reference voltage, signal voltage, and yung ating ground. So this is our reference voltage. And this is our ground. So signal voltage, ground, and reference voltage, all approved. So dito sa ating workbench, pinakita natin kanina, gamit yung ating power probe, wherein nakita natin yung mga wave patterns ng ating reverse and forward motion ng ating servo motor. Yung test na yun is to confirm using the power probe kung merong lumalabas na signal coming from the servo motor driver or the ECM going to your electrical harness papunta dito sa ating servo motor. So yun yung isa sa mga pinaka-effective na paraan. So we have confirmed na okay yung mga signal na yun. So we have passed that test. So ibig sabihin wala tayong problema with regards to doon sa signal and activation na galing doon sa ating mga input sensors and dun sa ating electronic control module and harness. So, pinakita din natin kung paano mag-test ng reference voltages using our power probe. So, all you have to do is to set this power probe to DC and then test both terminals, yung negative and positive terminals. Dapat meron siyang continuous supply of 12 volts. Once na yung inyong ignition coil is naka ACC position. So yun. And lastly, ginamit natin tong ating simulation setup dito sa ating workbench to verify yung functionality, yung forward and reverse functionality ng ating servo. So we have passed that again and that will immediately conclude na maayos yung performance ng ating servo motor. So that will give you a peace of mind na yung troubleshooting pattern mo is merong talagang pinupuntahan. So napipinpoint mo na verify and na nakikita mo yung actual na nangyayari dun sa iyong mga idle air components pagka sa workbench ka nagtatrabaho. So ganun lang siya kadali mga kaligot. All you need to do is proper knowledge lang, execution ng mga test, and yung skills na kailangan natin to verify yung mga possible contributory factors na tinest natin para makita natin yung problema ng ating makina or ng ating idle, kung ba't siya naglolokod dun sa ating makina.
So there it is once again mga Kalikot, tatapos na naman tayo sa isang napakagandang episode ng ating Kalikot TV, and I hope na gustuhan mo itong episode na ito mga Kalikot. And kung nakatulong sa itong episode na ito, don't forget to share it to others para makatulong din ito sa kanila. And kung bago ka mga Kalikot, kung bago kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button para mas lalo kang maging updated doon sa mga panibago pang videos na sigurado ako makakatulong sa inyo sa pag-troubleshoot ng inyong mga sasakyan. So ayun mga Kalikot, meron nga pala tayong FB page, Auto Kalikot. If you want to be a member of the page, Auto Kalikot group sa FB. So dito na natin ito tatapusin mga Kalikot. I hope to see you next time. Paalam!